I infuse siguro at most 30% of my birds would be those that would fly really fast. Pero karamihan, mas gusto ko yung talagang more on consistency. Talagang ano. Oo, pero matanda na siya eh. Ano edad niya, sir? 2011 to eh. Pero nagpo-produce pa siya. Nagpo-produce. Especially this year, may binigyan ko siya ng ibang supplement, mas gumanda ang fertility niya. So far, walang palya, lahat dalawa. Pang limang hena niya to eh. This diyan, year kasi... Diyan galing yung royalty mo na... Oo, dalawa sila, sir. Pero ito, medyo nag-muscle wasting na siya. So, medyo hindi na siya ganoon ka-lapad. Pero, buong-buo naman ang katawan. I mean, ang buto, makapal. Sir, kakainhin. Kakito. Nilalaban mo pa yung mga anak niya. Kasi sir, para iwan, kailangan mas gusto ko laban eh. Tapos yung isa, which is yung half-brother niya, ito si Emperor. Ito cut, naman, cut din yan, sir. Cut din. Eh, wait lang. Sir, yun si Blue Hope, winner siya ng... North. Sa North. Overall sa North. No, overall sa North. Yun. Tapos itong brother niya. Ito, stockbird ito. Pati na. Pero sir, ito ang na-produce nito. Ang una niyang na-produce na, yung una naming balik, magkapatid, nung auction natin sa South, 7th and number 14th yata yung magkapatid na yung parehong live. Tapos, the following year, ang pre-produce niya si Conquered Dream, which is 6th overall na ng PHA. The same year, nag-produce siya sa China ng 10th overall out of more than 6,000 birds, kasi pinadala namin itlog eh. Tapos nag 4 times lap winner sa pooling, 2 times second yata, taka 3 times na, o 2 times din na second. Oo, bali 3 or 4 times na first, tapos 2 times na third, tapos 2 times yata na second. So kung sa winnings, ito marami na siya talagang binigay kung sa winnings. Tapos, apo din niya si Conqueror, which is yung clocker natin nung North. Overall sa North. Oo, kasi ito si Emperor, ang anak niya si Dream, si Conquer Dream, tapos si Conqueror is third generation na niya. Ito si Conqueror. Third generation na niya ito, bali apo niya. Sir, di ba tumigil kayo mag-ibon? Buti na, bawi niyo yung dalawang ano? Ito, nasa kaibigan ko kay Stephen. Ito kasi, ito technically, third overall yan ng South. Overall. Yung royalty, sir, kanina napunta? Royalties talagang akin yan. Ay, hindi nyo tinanggal yan nung tumigil kayo? Oo, parang yung ibang ibon, tinago ko. Well, nandun sa mga kaibigan ko. Ito, sir. Ito yung 6th overall sa South. Tapos itong hen is first overall din ng South ito. Natutindi lang yung ibon si sir, puro overall. Tapos ito sir. Ito anak ni, ano to? Anak ito ni Blue Hope. Pero co-breeding ko to with si Kirby. Tag-isa kami. Itong asawa niya is third overall ng South din. Yan naman ang nanay ni Conqueror. Isang pamilya na sila dito. Parang si Kirby, di ba? Nagko-co-breeding ka minsan, ganun, pero... Sa Justo na yan, sir? Hindi, yung co-breeding namin yan is lahi ni... Sir, pwede mahawakan nyo yung royalties na. Ito, gusto mo ba? Itong basbata, ito medyo may ano na eh. Sir, balance na. Para ako eh. Sa para magkaiba ako. Pero sila ng... Ano, ito ang muscle naman ito, sobrang ganda. Cut din to, sir. Cut yan. Maganda nga yung mga ano. North and South yung sinisingsing nyo dyan? Yes. Sila pwede, North and South. Pero ito, sir, normally,
ipinipair ko siya pag ang hen medyo mahina ng konti ang muscle. Ito nga yung muscle nito, punong-puno nga. Ito naman si... Ilan taon na yan, sir? Ito mga 7 years old. Ito, sir. Siya ito. 11 to 12 na to eh. Ito. Ito nga maganda pagbara ko nga, matagal yung ano. 11 to 12. Sir, yakuso na pala to. Oo, pinaputol ko yan sa vet. Kasi nung nakay Stephen ito, bumili siya ng bayawak na itong ulam. Nakagat ng bayawak. Buti ka, hindi nadali. Oh, Stephen! Yan, si Stephen, yung kaibigan natin. Shout out kay Sir Stephen. Yung magaling sa peche eh. At saka ano siya, sir? Napaka-boyant. Napaka-boyant. Although, pag pinapalis ko siya, kailangan conscious ako lagi sa pagpak. Kasi gusto pinaikli ko ng konti. Medyo, kasi siya medyo mahaba siya ng konti. Pero gusto ko itong ibon na ito, sir. Kahit mapabalikan nito. Di ba try again na ba ako? Hawakan mo ba? Ako gali. Akin na hawakan ko. At saka ang ugali nila, sir, ayaw nila nagpapahawak. Ito si, ano? Si Blue Hope. Blue Hope. Ganda ibon niyan. Ganyan sila. Ayaw nagpapahawak. Nakagot ko na, nakagotusan mo si Boss Manny, nakagotusan mo yung sakto. Wala na siyang medyo mahina ng muscle niya, matanda na eh. Sir, pero ano eh, ang napapansin ko doon, namamana naman eh. Sa kahit sabihin mo yung bata siya, kung ano yung tsura ng bata siya, ganun din yung anak niya. Pahawa ko sa iyo yung anak niya. Okay ah. Ito, hindi namin binilid. Ay, hindi namin nilipad kasi nga, stock bird ito. Sir, ano pinaras nyo dyan? Ano to eh? Ang nanay nito is full sister ni... Ang nanay nito is full sister ni... Ayaw ka, meron ko ito sa pinag-awa. Ni Rick Clements. Ang nanay niyan is full sister ni Daga. Sir, ano na-produce ng No Winner to? Di ba? Isang taon pa lang yan, mahigit. Ah, bago lang to? Bago lang. Binread ko yan last year. Stephen, dili kwakin ba? Di yung iya. Ah, bari yung sweet chat mo. Ah, dili kwakin din, sweet chat eh. Mahal mo. Ha? Mo. Baba ito, sir. Ha? Aka. Ito nga, maganda sa kakto. Hawakan ko. Nagmamana doon sa ano eh. Hawakan mo, Jay. Ito ang tawag ko dito is Blue Gust. Kasi, winner din to? Hindi. Yan is Blue anak ni Blue Hope. Hindi pa. 1 year old pa lang siya. Anak ni Blue Hope. Ganda. Sir, magaganda pala para ako niya eh. Salamat. Kala ko hirapan kayo sa para ako magaganda. Pinipili. Tatlong taon na rin, apat na taon na rin tayo pumipili. Sir, ito, pati kinito, sir. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Masungit. Bale, yung tatlong, apat na barako, ginagamit na siya yan. Ginagamit. Tapos payaan pero ito, hindi pa. Konti pa. Dalawang clutch lang ang kinuha ko dyan. Ito, sino ito? Si Dream yan, sir. Ito may size ng ponzo. Overall to? Oo, oh, 6th overall sa South. Overall, mga kalapatid. Kanaan may royalties to? Isa yan sa mga royalties ko, sir. Kamag-anak din, sir? Oo, oh, ang tatay niyan, si Emperor. Ah, ito na? Oo. Yung producer dito na anak na yan. Ganda. Tatawasan din lang ito. Ang tira, Ragi. Today, I'm going to call you. Ah, oh. Sabi ni Stephen, maganda rin ulipad mo ah. Gusto niya tignan yung mga ibon mo. Punti na rin yung ibon mo eh. Ay, k***** na ako eh. Naubos na karam, may mga tama. Tama, oo. Oh, ikaw yung kip, yopin. Pero yun nga yung suspecha ko yung ano. Tama nga na naka-video eh. Ngayon sabi ko yung suspecha ko. Ito sir, hindi siya matulin na ibon, pero napakatibay. Alam mo to sir, ang gustong-gusto ko dito, dumarating ito sir, ano? Malakas. Sa hindi sumasama sa iba, laging kasarili. Dito po ko, kung nga, kasi ito na asam nila. Oh.
ba? Oo. Tsaka sanga. Asa. Oh, dito yung gasi po pa ko. Aho. Ganda naman ang ventilation. Malakas sa ilong siya. Saka sir, alam mo, sa North, limang anak niya lahat tumapos. Hmm, galing. Oh, walang nawala. Dito pa ka, sir? Oo. Lahat tumapos, walang nawala. Ah, hindi. May isang nawala. Yung live ko ng Santa Ana na hen, yun pa ang nawala. Tapos ang dumating, ito, itong anak niya. Pareho anak niya yung live ko sa 2K nun eh. Kung makikita mo sir, hindi sila bred for speed eh. Kasi manaking siya. Oo, it is not to say na wala tayong matulin na iba. Ito sir, sino to? Si Conqueror to sir. Ah, yung third overall ng North. Okay. Second. Ah, second. Sorry, second overall ng North. PHA yan mga kalabas. Ating bago sir. Mm-hmm. Puro PHA winner yung ano, kalapate dito ni Boss Idol Emmanuel Go. Mas maganda na yung mata niya sa tatay. Oo. Mas ano na, mas solid na. Sino nanay niya? Ito sir. Itong nandito. Maliit na hen. Ay, yung galing kaya sir. Kay John to. Galing kay Sir John. Ito. Winner din yan. Oo, third overall ng... Saan to dito sa taas? Third overall ng South. Pero ang nanay niya ito, first overall din ng North. Overall, gabi na. Ang nanay nito first overall ng New York, yun. Ito kasi Boss Manny, napakabait daw, sabi yan. Ha? Dahil siya sabi yung ano kung kanino galing ng ibon. Ah, oo. Hindi nililihim. Ay, hindi ah. May tungkol na ito, yun eh. Uwa. Sinitak. Tak yung natak. Yung taksi yung hindi ako na. Sir, ito mismo yung galing kay Sir Jan, si Isip. Ano daw kaya bloodline? Ang tawag niya, Coco. Ah, yung Coco Klein, no? Mm-hmm. Yan yung magaling yata sa kanya, eh. Pero alam mo to, sir, inbreed ito. Ang nanay niya, ang tatay niya at saka tatay ng nanay niya, iisa. Kaya napakaliit na yan. Pero, nag-compliment sila, sir. Inbreed tapos winner, hindi ang gandang breeder niya. Oh. Sir, ito, walang bilis to. Hindi siya talaga matulin, sir. Kasi, alam mo sir, kasi kung gusto natin, sabi ko nga sir, ang paniniwala ko, kung mas madaling ipasok ang tulin kaysa sa yung tibay ng ibon. Kung gusto mo ng tulin sir, meron akong ibon na matutulin. Kukuha ko na isa sir, pahawa ko sir. Pero, tinatansya ko, kasi sir, parang ganito yan eh. Dapat kasi alamin natin kung ano yung laban, kung ano yung hinihiling o yung kung ano yung requirement ng lalabanan natin. Then we basically strategize to breed basis kung ano yung sa tingin natin requirement ng laban natin. So dun ako nag-ano, I infuse siguro at most 30% of my birds would be those that would fly really fast. Pero karamihan, mas gusto ko yung talagang more on consistency. Sa bagay kasi papabor tulad ng ismas, ilan lang na nag-clock? Ilan lang kayo nag-clock na sir? Siguro lima o ano, pero yung live dalawa lang. Pagka ganun pumapabor nga, pagka ano, wala sa niya. Siguro siyempre may kasamang blessing din eh, di ba? Pero, I guess over the years, although ano, medyo nagbakasyon tayo ng konti, pero I think, I would like to think na mas may consistency on that eh. Pero sir, ito kaya nag-breed nito? Hindi. Ah, si Jan mismo. Hindi, ako kontak kanya. Tapos, it's nabili nyo kayo yung magulang nito? Yung nanay. Ay, nanay. Yung tatay matanda na. Uwa, Ticha. Kung titignan mo yan, sir, ang liit ng katawan. Kaya, kailangan ko siyang bigyan ng mas may substance. Eh. Yun ang advantage kapag ang linya mo makakapal ang buto. Madali mo silang... i-correct. Parang madali mong ma-improve. Na parang ganun. Pero definitely, mga ano sila eh, mga matibay sila sa homing. Ang maganda dun yata, napapansin ko pa isa sir, pagka nakapagpalabas ka talaga ng super, yun na yun. Hopefully sana, pero syempre wala namang kasiguruhan. Mahirap. Swerte yan pa rin ang pagpapalabas. Mm-hmm. May panahon na pangit ang breeding yun. Oh, syempre, meron. Pwede mo namang wala. Pero, sir, ngayon sa
yung sound niyo, ano yung masasabi sa breeding niyo? So far, okay. Okay naman. Pero sir, yun na, sakit. Namimili ako eh. Pag hindi ko gusto eh. So, yung bawa, sir, pahawak ko sa iyo yung typical na speed. Ito, hindi na siya ginagamit, nakapahinga na eh. Shamia? Ako, tungkwa na. Oo. Tatlong minuto ko ako dito. Mapapahinga ako sa akin dito. Ito sir, typical ito ng speed ng mga ibon. Tagahawak. Pero hindi pa siya masyadong putok sir ha. Kasi ano pa siya, kapapahinga pa lang. Pati muscle nila sir, talagang typical na mga pangtulin. Kung ito, kung tulin. Kaya sir, hindi sila ano, sa long, wala. Madala. Actually sir, mga one day long to eh. So supposedly kaya nila mga 600, 700. Pero tingin ko sir, dito sa atin mas kailangan. Dahil mas mahirap manlipad natin, siguro pag sinabing 6, laban mo hanggang 4, ganun. Mga ganun. Iba yung panahon kasi dito, sir, eh. Pabago-bago. Saka hindi sila maka-ano, sir, eh. Hindi sila maka... buelo. Kasi dito sa atin, sir, bundok, dagat, hangin na malakas, mainit, may ulan. So, hindi katulad, halimbawa, pag ang terrain is medyo flat, na... diretso o kaya lalo na pag headwind o tailwind mas talagang tumutulin. Saka sir, mas importante kasi kapag gusto mo ng matulin na ibon, mas importante is marunong kang mag-handle ng matulin na ibon. Kasi kung tulin lang pero hindi mo lang i-handle ang tulin na ibon, wala din mangyayari sir eh. Sarang na bloodline nga sir. This is a Harry. This is line bred sa kay Harry Hoyman. Kasi ang tatay at nanay nito parehong Harry. Anak ni Harry. Ah, meron din si Lenin yata niyan. Oo. Anak nito yun. Pero marami akong matulin sir. May Jirings ako. May Ari Dijkstra. Matutulin yan sir eh. Pero... Sir, ilan natin ibon nyo pala? Yung breeder nyo sarili, this 18 first atin... sa Cox? Siguro lahat sa Cox ha, mga 22. Pero puwera yaya ah. Yaya kasi meron akong 10 Cox. Talagang walang ginagawa yun kundi magsubok lang. Tapos sa hen, siguro sir, mga patiyaya sir, mga 40. Ganyan. Pero nagpapasok pa kayo ng mga imported ngayon? Meron. Pero ano, ang imports ko marami pang hindi dumating eh. Dahil sa bird blue sir? Mag-iisang taon na nga eh. Yung New Kim sa inyo yata galing? Oo. May mga nagtatanong New Kim kay Sir Manny ko, meron tayo makukuha dyan. Wala sir. Wala na. Hindi kasi ako nagbe-breed ng extra sir pang benta ba. Normally tulad yan, wala akong magawa na ano kasi hindi nga natuloy ang laban. Eh kulang, kumbaga, hindi ko naman pwedeng iuwi lahat gawing breeder sir. So talagang mas gusto ko talaga kahit maubos, basta may isa o dalawang maiwan na gagawing breeder, mas gusto ko yun. Saka masyadong marami pa. Oo, hindi. Nakakapagod na yun. Saka lalo lang akong magugulo sir, mag-aaway-aaway lang sila. Sir, buti hindi kayo nahihirapan mag-good-good dito. Hindi naman, mayroon ako nag-good-good eh. Lady sa'yo. Hindi, saka meron naman kasi silang ganyan. So, pag ano, dyan na sila dumudumi. Nakamagulat sila, yung pa, sir na nag-dininis na. Didi-disinfect lagi. May minamap to, sir. Oo. Dito muna tatapusin ito, mga kamaster. Thank you for watching. Like and subscribe.